Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, ating ginugunita si San Atanasio, Obispo at Pantas ng Inang Simbahan. Nawa sa kanyang mga panalangin at halimbawang ipinakita sa atin, tumulad nawa tayo sa kanya na inaakay ang bawat mananampalataya patungo sa mabuting pastol ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mataong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito, panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman na sa ospital, na sa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikiisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bautisa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak, magtamas na nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng poong may kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya ng anak. Pananampalatayang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Pinesya, sa Chipre at sa Antokya. San man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirin. Na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito na simbahan sa Jerusalem. Kaya't sinugin nila sa Antioquia si Bernabe. Nando pa rin siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkat silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito ay higit niyang mahal sa alinmang bayan na ang kani Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko iyong mga bansang sa iyo isasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at Babilonya. Ibibilang ko rin iyong Pilisista, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, iyong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan, siyang palalaksin at patatatagin ng katastasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao ay doon mamamayan at lahat ng ito ay nagsisiyawit, pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang lahat po'y magsasayaw. Alleluia. Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudiyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlangan? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginawa ko o ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin, ninuman ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, at malagayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, ipinagdiriwang ho natin o ginugunita natin si San Atanasio, ubispo at pantas ng inang simbahan, na sa kanya mga turo hinggil sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo, marami siya nakahikayat at ipinagtanggol pa niya ang ating pananampalataya. Kung kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating mabuting balitang napakinggan, binibigyan pansin pa rin ng ating Panginoong Hesukristo ang pagiging mabuting pastol niya sa lahat ng mga pastol na itinalaga niya na mga alaga ng kanyang kawan. At mga minamahal kong mga kapatid, nasasaad din sa ating mabuting balita o sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na sa mga Hudiyo na nagtanong sa kanya, "Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng hayagan. Huwag mo na kaming paghintayin." No? Pero ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudiyo, "May sinabi ko na sa inyo, pero ayaw niyong maniwala. Bakit? Hindi kasi kayo kabilang sa aking mga tupa." Mga minamahal, sa ganong salita ng ating Panginoong Hesukristo, sa unang tingin o sa unang pagkapakinig, para bang inire-reject niya o itinataboy niya yung mga Hudiyo. Pero hindi, mga minamahal. Ang nais niya ay tupdin pa rin yung kalooban ng kanyang Ama na lahat ng ibinigay sa kanya ay kanyang alagaan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, ang nangyari, mga minamahal kong mga kapatid, sa puntong ito, ang ating Panginoong Hesukristo ipinapamuka sa mga Hudiyo yung kanilang pagkukulang. Na ang dami ko ng kababalaghang ginawa, ang dami ko ng mga patunay na ako yung Mesiyas, pero ayaw niyo pa rin maniwala. Eh kung isasabihin ko sa inyo ang hayagan, hindi pa rin kayo maniniwala. Kasi mas angat yung mga kababalaghan na ginawa niya na nagpapatunay sa kanya na siya yung Mesiyas. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, tayo din bilang mga mananampalataya. Paano ba tayo hindi nagiging kabilang sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo? No? Kapag una, mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay sa ating pakikitungo sa ating kapwa, we stand apart from sinners in an attitude of self-righteousness. Kapag tayo ay tumabi sa ating kapwa at ang tingin natin tayo yung angat, tayo yung tama, tayo yung magaling at sila makasalanan. Yan ang pagkakamali ng mga Hudiyo, no? Sa panahon ni Kristo. Piling nila sila yung angat, sila yung magaling. At sa panahon natin ngayon,
meron din ganyang mga tao. Na sa ganyang pag-uugali, mga minamahal ko mga kapatid, hindi ho natin inilalapit yung ating sarili sa Diyos. No? Yan po yung pagkakamaling isipin na ating nasasagi sa ating isipan. No? Na porque tayo ay magaling, tayo na yung kinalulugdan ng Diyos. Hindi po. Mga minamahal ko mga kapatid, sa ganyang attitude, inilalayo pa natin ang ating sarili sa Diyos. No? Kung titignan natin yung ating kapwa bilang makasalanan at tayo yung kumbagay banal, no, sa mga pinagagawa natin. Hindi ho. Dapat pa nga, mga minamahal kong mga kapatid, ay sa pagiging banal natin, kung tingin natin sa sarili banal natin, banal tayo pala, mga minamahal kong mga kapatid, inilalapit din natin yung mga makasalanan patungo kay Kristo. At yan po yung pangunahing gawain natin bilang mananampalataya. To introduce to the people Jesus Christ and to make Him known. No, mga minamahal ko mga kapatid, yan ang ating pangunahing gawain bilang sabihin natin kung tayo ay pastol din sa mumunti nating mga kawan. Kung ikaw pakapastol ng iyong pamilya, pastol ng komunidad, pastol ng grupo na sinasamahan mo, dapat mas lalo mo silang inilalapit kay Kristo sa kabanalang ginagawa mo. Hindi inilalayo dahil napaka mapagmataas mo. No? Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa ganyang attitude na ipinapakita ng ilang mananampalataya, diyan. At yan ang palatandaan na hindi tayo nagiging kabilang sa kawan ng Diyos. At pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, na attitude para masabing hindi tayo kabilang sa kawan ng Diyos ay kapag in-approach natin, if we approach other people with condemnation. No? Pag kinukundina natin yung mga maling pinagagawa o kumbaga mga kasalanang nagawa ng ating kapwa. No? Mga minamahal ko mga kapatid, dyan tayo kumbaga ay napapahiwalay sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, sineseparate nga natin yung ating sarili dahil tayo magaling. No? At sana, sa biyaya at tulong ng ating Panginoong Hesukristo, ang lagi nating puntuhin, ano ho, ay, mga minamahal kong mga kapatid, maging malapit muna sa Diyos. Kasi kapag malapit tayo sa Diyos, if we are united if we unite ourselves with Christ, no, everything follows. No? Kung malapit tayo kay Kristo, mailalapit din natin ang mga makasalanan patungo kay Kristo. Kung malapit tayo kay Kristo, mga minamahal ko mga kapatid, mailalapit din natin yung mga gumagawa ng masama sa atin. Kung malapit tayo kay Kristo, mga minamahal ko mga kapatid, mailalapit din natin yung mga mananampalatayang nawawala ng pag-asa at nawawala ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa kapistahan o sa paggunita natin kay San Atanasio, na sa kanyang pagiging pastol, obispo at pantas ng simbahan na pinagsumikapan niya na sa pamamagitan ng kanyang mga nalaman hinggil sa katuruan ng inang simbahan, inakay niya ang maraming mananampalataya patungo kay Kristo, tayo dinawa. No? Sa kaalamang ating nalalaman hinggil sa ating Panginoong Hesukristo at ganyan din sa kaalamang ating nalalaman hinggil sa kautusan ng inang simbahan, akitin dinawa natin ang ating kapwa patungo sa simbahan. Bago natin silang itaboy, bago natin silang ikundina na hindi tayo sila karapat dapat dito dahil sila'y makasalanan. No? Mga minamahal kong mga kapatid, sana mailapit natin, magabayan natin sila patungo kay Kristo, kagaya ng paggabay din ng isang mabuting pastol sa mga tupang naliligaw.
Pagpalain nawa tayo ng po may kapal, ngayon at kailanman. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kalitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kalitasan, hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Atanasio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang alam mo, mapasalangit kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Sana kami
At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kamayadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin iyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad
ng parokya at pambansang lambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. At tanggapin na iyaya ng Diyos ang ako niyang kaligtasan. Magdala sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaysa ni San Atanasio, naway aming maipahayag sa pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng paikinabang na aming tinanggap sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang gambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area,
sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makapag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa Pambansang Dambana at kailanman hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagwang ng grand opening ng ating Capio Osteria ay mahigpit po tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na ika-anim ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen sa ganap na ikalima ng umaga. Ang makikilahok ay inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, mga Kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo. Tayo po ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan. Sa halagang 500 piso lamang po. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo at mahindasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahala sa amin upang lahat ang dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at ayadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Diyo at manunubong.